nag-Gcash na ginagawang business ang pay bills, baka ma-experience nyo rin yung na-experience ko na mawalan or mag-abono kayo. Dapat nyo itong malaman or para maiwasan nyo kung sakali mawalan mo kayo or mag-abono kayo. Dahil ang maliit na halaga na mawawala sa atin ay malaking bagay na rin yon para sa atin. Hello guys, i-share ko lang sa inyo ngayon na nawalan ako ng 2,000 mahigit sa Gcash using pay bills, water bills and electric bills. Kung nabawi ko ba ito or hindi. At kung sa susunod ay kung ano yung dapat natin gawin kung sakaling may ganito tayong experience. Simulan natin ngayon sa unang complaint, which is water bills. May napunta dito na isang customer na sinasabi na yung binayaran namin noong month of January is hindi nag-appear sa bill niya. Hindi pumasok daw. Nagpunta siya dito March yun. And nung dumating daw yung bill niya noong February, is meron siya, nagkaroon siya ng balance na 445. Yun nga yung binayaran namin noong January. Ibig sabihin nga, hindi nga nag-appear yung binayaran namin. Dahil naging balance niya yun noong February. Doon siya unang nagreklamo. Ang sabi sa kanya doon is hinihingan siya ng reference number. Dahil syempre pinagpipilitan niya na nagbayad siya through Gcash. And yung pinakita niya yung resibo namin, malabo. Hindi na makita yung reference number. Yung pang-resibo kasi namin is thermal printer na inkless. Yung inkless pala na to, pagka ito yung nagtagal, nabubura. Kaya, ang sabi naman sa kanya doon, sige, check muna nila. Kaya, ang binayaran niya ngayon is yung bilang niya noong February. Naiwan pa rin yung month ng January. Kaya, akala niya, okay na. Pero, nagpunta rin siya dito sa tindahan at sinabi niya nga na ganun. Sabi din niya, titignan muna. Kaya, okay lang. Tapos, dumating yung bill uli ng susunod na buwan, which is March. Nag-appear na naman dun yung balance niya na 445 plus yung penalty dahil nga utang may penalty sa tubig. Nagpunta siya dito na itong March. Tingnan ko yung bill niya kasi nung February una niya sinabi dito, hindi ko alam yon. Hindi ko alam sa asawa ko yung sa kanya siya nagsabi. Hindi ako ang nag-transact sa kanya at nung pumunta siya nung February is hindi ko rin alam na itong March na lang. Nakita ko nakikipag, hindi siya nakikipagtalo, meron siyang kausap na meron niya doon pumasok. Kaya ako na yung kumausap. Pinakita niya sa akin yung bill niya noong February and then dala din niya yung bill niya noong March. Nihingan siya ng reference number ngayon kung talagang nagbayad siya. Ito na nga ang problema. Wala akong reference number na ibibigay sa kanya dahil buwan pa ng January yung hinahanap nilang reference number. Ang gawain ko kasi sa mga reference number yan or sa mga text ng Gcash na transaction sa mga pay bills. Halimbawa yung binayaran kong bills ng buong month. Lahat ng nagbayad sa akin ng pay bills ng month ng January, lahat na yon ay hindi ko yung binubura agad. Niintay kong dumating yung bill ng month of February. Pag dumating na yung lahat ng bill ng month of February at nakabayad na sa akin lahat, nag-due date na, tapos na, bayad na, walang nagreklamo, tsaka ako ngayon binubura yung month of January. And then February naman ngayon ang maiiwan. Ganon din yung ginagawa ko sa February. Hindi ko muna ulit buburahin, haantayin ko yung bill ng March at pag nakabayad ng lahat at walang nagreklamo, tsaka ako lang buburahin. Ayun nga, nung nagreklamo siya nung February, hindi naman sinabi sa akin ng asawa ko. Kung sinabi niya agad yun, malamang sa nahanap ko pa yung mga text nun para makita ko yung reference number. Na itong March ko na lang nalaman na may ganung reklamo, kaya wala na ako makakita ang reference number. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, dahil talaga namang hindi nag-appear yung bill, bayaran mo na. Palitan mo na. 445. Sabi ko, abunuhan mo na. Sige, bayaran mo na. Inabunuhan na namin, binigay namin sa kanya 445. Yung may penalty nun, bahala na siyang magbayad. Ayun, pumayag na siya.
Tapos, ito naman yung isang reklamo sa electric bill naman. Yung same month, March din. Ayun yung reklamong bill, same month din, January din yung trinansak namin na pay bills. Mayroong kumunta na naman dito ang isang customer na ang sabi, yung bill niya ng kuryente is sabi daw sa Neko, Neko kasi yung binabayara namin ng kuryente. Hindi raw nag-appear din sa kanila yung binayara namin buwan ng January. Nadinig ko na naman sa asawa ko na kikipag-usap siya na may hindi na naman pumasok. Kaya tinanong ko ba, uy ano ba yan? Sabi niya, hindi raw pumasok yung bill niya. Sabi ko, magkano ba yan? Sabi niya, 1,600 plus. Isip-sip ko, ano ba naman yan? Meron na naman, sunod-sunod naman. Siyempre, medyo kinakabahan ako, no? Kaya, yan ako din niya kipag-usap sa kanya. Yung month ng January, yung binayaran niya sa amin is 1,600 plus ngayon. Nagireklamo siya, yung February, hindi siya napunta dito. March na lang siya nagpunta. Eto na nga, nagdala niya yung bill ng March. Ang inaabot ng bill niya is 5,000 plus. Ang sabi naman niya kasi, yung bill niya noong February is hindi siya na-reading. Hindi siya na-reading. Tapos, then natural, hindi siya nagbayad. Ngayong March, siya ni-reading. Tsaka, umabot ang bill niya ng 5,000 plus. Nagpunta rin daw siya sa Neko muna. Sinabi niya yung bill niya, ba't ganun kalaki? Tapos sinabi niya na last bayad niya ay yung pinakita niyang resibo rin namin. Pinakita niyang resibo namin na huling bayad niya yung month ng January. Ang sabi daw sa kanya sa Neko, hindi nag-appear yung binayaran namin 1,600 plus. Then ngayon, napunta siya dito. Ang sabi nga niya, ganun. Tingnan ko yung resibo. Wala siyang maipakitang resibo. Ang dala lang niyang resibo ay yung March lang. Dahil nga hindi siya ni-reading, kaya nga wala talaga siyang dala. Sa kanya, talagang magiging doble yung bill mo dahil hindi ka pala na-reading ng isang buwan. Oo nga daw, pero kahit na daw, hindi daw magiging ganun kalaki. And then sabi ko, halika, pumunta tayo sa Neko. Pumunta kami sa Neko para malinawan namin talaga, mainam yung kasama siya, tsaka kasama kami. Ayaw niya, sabi niya kami na lang. Ang ginawa ko kasi sayang naman yung 1,600, susure ko lang naman kung pumasok o hindi. Ginawa ko, pumunta kami. Kami lang ng asawa ko. Ngayon, pagdating namin sa Neko, binigyan kami ng kopya ng yung mga month na bayad niya at yung mga month na hindi niya bayad. Binigay sa amin yung month na bayad niya sa isang bond paper, tapos yung isang bond paper yung month na utang niya. Ang nakalagay sa isang bond paper na month na bayad niya is hanggang yung January nga, napasok dun yung binayaran namin. Andun yung price at saka yung date ng January, kung anong January yon, kung kailan siya nagbayad, naka-indicate doon. Tapos yung month naman na utang niya is, andun sa isang bond paper, is sakto lang na dalawa. Kaya lang, ang ipinagtataka daw niya kasi, yung February na sumunod sa binayaran namin ay napakalaki. Kaya ngayon, di umuwi ako, umuwi na kami, kinuha ko yung papel niya, dala, binigay na sa amin yon. And then, sinabi ko sa kanya, eri yung binigay sa amin ng Neko. Ang sabi naman niya, meron din daw siyang ganun. Yun din daw binigay sa kanya yung nagpunta siya. Sabi ko, binigyan din pa kayo ng, din pala kayo ng ganito, bakit hindi niyo ito dinala? Ala, hindi naman siya kumikibo. Eh kasi, naka-indicate dun, yung binayaran namin is bayad talaga doon. Ang ano lang, bakit hindi niya dinala? At ang ipinagpipilitan niya na sinabi doon sa Neko, na hindi pumasok yung binayaran namin. At ang sinasabi niya, nasabi raw nung nandoon na hindi pumasok. Tanga ba naman yung empleyado ng Neko para sabihin hindi pumasok kasi may bibigay sa yung papel? Eh, kitang-kita naman doon na bayad yung hinahabol niya sa aming month na hinahabol niya. Bakit daw ang laki ng sumunod niyang bill? Sabi ko, hindi na namin kasalanan kung malaki yung bill niyo. Baka talagang nagamit niyo baka talagang nakain niyo yung bill na yan or nakonsumo niyo talaga yan. Hindi raw, kahit kailan daw hindi. Basta ka ako, ang mahalaga, yung hinahabol niyo sa amin na month, andyan pasok. Dahil kung hindi yan pumasok, magiging tatlong buwan yung utang niyo. Yun ay hindi ko yun pinalitan. Kasi, obvious na obvious at malinaw na malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw
na yung hinahabol niya ay bayad. Yun yung experience kong dalawang pay bills. Pero ang talagang nawala sa akin doon is yung 400 plus kasi nakita ko naman talaga na hindi nag-appear. Pero yung electric bill, hindi ko yun binayaran dahil kitang-kita naman na bayad talaga yun or nabayaran namin talaga yun, nag-appear talaga yun sa bill or nag-appear talaga yun sa binayaran namin. Ang ginagawa ko na ngayon, every time na may magbabayad sa amin ng pay bills, bukod sa resibong ibinibigay ko, isinusulat ko pa ngayon yung pinaka-reference number dun sa pinaka-resibo niya. If ever na mabura ulit yung mga nakaprint dun sa pinaka-resibo namin, is nakasulat doon sa papel or sa pinaka-resibo na binibigay sa kanila. Hanggat maaari nga eh, dapat i-take note natin sa notebook yung account number, pangalan, date, at saka yung reference number. Kasi sa totoo lang, yung reference number talaga nga ang hinahanap at ang pinakamahalaga dyan. Kasi pagka hindi nga nag-appear yan, ang hanapin talaga nila is reference number. Kasi yun ang itatype nila at titingnan nila. Halos 1 year na kaming nagbabayad ng mga bills nila. Ngayon lang may nangyari sa akin na ganito at dalawang sunod pa. Tigisang water and then electric bill. Ang pinaka-lesson learned dito talaga, yung kailangan talaga meron kang reference number. Huwag na huwag mong iwawala yung reference number hanggat hindi dumarating yung susunod nilang bill. Pagka dumating na at nag-naibayad mo sila ng pangalawa, it's walang reklamo, walang nag-appear na last balance, yun, okay mo na siyang burahin. So, yun lang guys. Kaya, goodbye sa 445 pesos.